Yan po, hawak-hawak ni Boss Russell yung kanyang Melsin Black sa ngayon sa kanya pa rin. Pero maya-maya mapupunta na ng Nueva Vizcaya. Thank you.
Yan po, hawak-hawak ni Boss Russell yung kanyang Melsin Black sa ngayon sa kanya pa rin. Pero maya-maya mapupunta na ng Nueva Vizcaya. Ingat ka doon. Yan, Boss. Boss, ano yung bloodline na hawak mo? Ito po yung originally galing kay Melsin Black. Melsin, kinuha ko direct sa kanya po. Oh, tapos matagal na itong bloodline. Kaya nagpapanalo naman sila. Magandang laro. At saka talagang super sila. Kaya pupunta sa isang kaibigan natin. Sana alagaan nila. Ayan. Mapupunta kay Engineer Ken ng Nueva Vizcaya. Ano ang pinagkaiba ng Melsin Black sa Melsin Hatch? May mga nagtatanong sa atin, Boss. Ano ang pinagkaiba ng Melsin Hatch sa Melsin Black? Well, ang Hatch, karamihan ng Hatch is may yellow pea. Kaya lang, pag ganitong kulay, ito yung mga tinatawag na Melsin Black. Black to kaya brown. Kaya makikita mong diferensya ng Hatch sa Melsin Black. Dahil sa kulay po. Pag ganyan, is Melsin Black. Oh, pero pag sa Hatch, iba yung kulay nila. Medyo dark o kaya red. Parehas lang dahil depende yan sa tao kung anong gusto niyang bloodlines. Eh, sa akin is parehas lang. Ayun, kasi may nagtanong sa atin kung ano ang pinagkaiba ng Hatch, Melsin Hatch sa Melsin Black. So yun, sinagot na ni Boss Russell. Eh, mabait naman to. Pag palagi na hawak ka. Ayan. Message mo kay Engineer Ken, Boss, na nakakuha kay Melsin. Good luck po sa lahat, sa breeding at sa bloodline nito dahil ito is hindi ka nakamali. Magandang bloodline nito. Authentic sila. Yun lang. Ayan. Ano ang fighting style naman ni Melsin Black, Boss? Ito is power at saka high flyer siya at saka ground. Kompleto to. Tinawag na minsan sa akin to is Obama lang yun. Mabait na. So, kanina, medyo ayaw pa hawak. So, ngayon naman, oh, mabait na siya. Mabait na. Eh, baka tutukay ka. Tintik talaga sa hindi galing. Nagandang manok. Ang kapwa mo? Malaki. Ganda? Six niya. O yan. Ang kamusta yung gal na nakuha? Binibreed niya na.
Malaki siya, no? Malaki. Dactyl in Ilocano. Bigat. Mga nasa 2, 3, 2, 4 yung kanyang timbang. Bilang ko. Si Buskin. Marami silang dalang kuan. Yung gulay. Hindi, wala. Tatlo yata silang lalaki, kasama yung pinsan niya. Oo, pinsan niya lang. Ako, ang buwan pa, parating nito. Three times yata. Oo, nung minsan, nag-a-dance sila. Kumain kami sa pigar-pigar, no? Oo, kasama natin yung pinsan ko. Oo. Hindi nabibigla. Oo. Pag hinawakan palagi, hindi na. Palagi hinawakan. Kaya lang, pag may babae, ibang usapan na yun. Baka sabi niya, oh, talaga territorial yun. Oh, sabi niya, sandali, kinukuha mo yung babae ko. Oo, oh, ganyan sila. Pag wala, ano bang gusto ni Boss Ken sa mga manok? Malalaki, maliliit? Yung manok niya kasi doon, maliliit. Kaya... yun ang problema niya eh, maliliit daw yung mga manok niya. Oh, malaki yung gal? Magaling? Nahihilo ko yung mga kwan, parang... Iba yung mga Boston. Ang ganda ng Melson, eh. Pag, ang ganda ng... Oo, ang ganda yung malaki yan. Kita mo, super ganda yan. Straight comb to. Okay, pag milsim hindi straight comb. Hindi pure yan. Straight yun. Yan, thank you, thank you. Pero sabi kay Sir Ken, thank you din sa pipi mo na binigay niya. Dahil may hirap kumuha ng authentic na medicine. Yan po si Sir Adam at si Madam Feb ng Nueva Vizcaya. Yeah. Alagaan nyo sir ha. Maraming salamat. Sir po. Don't worry, alagaan namin. Salamat po. Ayun, thank you sa tiwala. Pagsabi rin kay Sir Ken, thank you kay Engineer. Ayan, so, yun po yung ating Melsim Black mapupunta ng Nueva Vizcaya. Ayan, thank you, good luck po. Apa. Good luck, Melsim Black. Oh. Be good to us. Thank you. Bye-bye po. Thank you.